Life is gonna be great. Can't you see I just now I'm dusting off my wings. I go home. I actually get a lot of bruises here on my palm, pero gumaling na naman siya. And both of my knees, then my bruises din siya. The reason kaya wala akong vlog last week is because so, bumili ako ng Goya chocolate syrup. Actually, kala ko nadampot ko is chocolate lang. Pero di ko alam ba't nasingit itong caramel na to. And dalawang Nestle cream, condensed, and graham crackers, and mango. Kasi gagawa ako ng mango graham cake. Actually, ayoko ng mangga. Pero dahil nakakita ko ng mangga, lagyan natin kahit konti or isa lang. Hi everyone, Michael here and welcome to another vlog, and for today's video, quick update lang. So today is Saturday, kaya namili lang ako. Ay nagpunta lang ako sa Globe Store para ma-redeem yung number ko kasi I lost my phone. The reason kaya wala akong vlog last week is because nanakaw po yung cellphone ko. I have no choice but to move on. And I actually got a lot of bruises here on my palm, pero gumaling na naman siya. And both of my knees, then my bruises din siya. Kasi nadapa ako. Again, I don't want to be very detailed, pero just for awareness din, and despite we are facing the pandemic, no, there's a lot of people out there na magta-take advantage or gagawa at gagawa pa rin ng masama. And that's really the sad part, no? Kasi lahat naman tayo nahihirapan, nag-work hard, nagtatrabaho, no? Pero there's some people na hindi naman baldado o wala namang anything sa kanila, normal naman, pero they really choose na maging masama, no? Na kumuha ng hindi sa kanila. And that's really the sad part of our life. And sige, story time lang, very quick lang, very short, pero not detailed, no? Hinawakan niya yata ako, and that's the reason why nadapa ako, kaya ako may mga bruises here on my palm and on my knees. And that's when the time he got my phone, and yun, umalis na siya gamit yung motor niya. Nakasigaw naman ako, may mga tumulong naman, but it was just so unfortunate na may langan ko, may lamok. Hindi lang talaga nakita and nahabol yung magnanakaw na yun. I do believe in karma, and he will get what he deserves, and I think he deserves to die. To die talaga. Pero, kidding aside, no, ang hirap naman to wish him well. Pero, yes, I do believe in karma, and kakarmahin din siya. It may sound harsh, no? Medyo hindi magandang pakinggan, but nasa point ako na parang I just really, 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 really hate him so much. Yung tipong papahilingga na lang ng masama sa kanya, yung ganong level. And kanina kaya ako umalis, tatry ko sanang ipa-block yung phone ko dun sa binilan ko, kaya lang sabi nila gagastos pa daw para maipa-block yun, yung phone, kasi I have the box naman here. Ang sabi nila, parang gagastos pa nga daw para lang mapa-block yung phones. I don't know, wala pa akong idea. Sabi naman dun sa group ng mga
unit ng cellphone na sinalihan ko is pupunta lang naman ako dun sa Vivo store and ibablock nila yung, basta may ibablock sila dun, just, they just need the box lang, yung mga information dun sa box and they will block it. So let me know in the comment section kung alam nyo kung paano ako may papablock or hindi mapapakinabangan yung phone na ninakaw sa akin. And aside from the phone, inisip ko rin yung mga accounts ko. Siguro gusto ko lang din mag-thank you kay Sir Tristan and kay Kathleen for helping me to change my password agad-agad nung nanakaw yung phone ko. Also to my cousin na si Joy na tinulungan din ako that night. So yun lang, again, payo ko lang, let's be observant, no? Ang dami ng beses na nanakawan ako, parang first na nanakaw na yung tablet ko, now naman yung cellphone ko. And yun, siguro ngayon, this is a lesson learned na naman sa akin and to some of you din, no, na mag-iingat palagi and dun lang kayo lagi sa mga tao, maghihintay if may hinihintay kayo as much as possible sa maliwanag and sa feeling nyong safe kayo and wag na kayong pumunta dun sa tingin nyo hindi kayo maririnig agad or something like that. So yun lang naman yung update ko for today. Actually, nakapag-vlog naman ako nung Saturday, pero nung gabi kasi may mga clips ako dun sa cellphone ko and hindi ko talaga alam kung paano ako makakapag-edit ngayon since andun yung editor ko, andun yung intro ko and yung mga background music and mga thumbnails. Andun lahat. So, ngayon sinusubukan ko munang gumawa ng mga panibagong changes dito sa vlog ko. But, kung mapapansin nyo rin is bago yung music intro, wala na. Napakinggan ko lang siya nung Thursday ba yun? Or Friday. Parang nagandahan lang ako. And I feel like sobrang naka-good vibes yung tunog niya. So, yun na yung magiging intro ko. Sabi ko nga dun sa mga recent vlogs ko na gusto ko yung magiging intro music ko is yung magiging brand ko na kapag narinig nyo, parang ako yung may isip nyo or yung vlog ko. So, this is the first video that you will hear this song. Hopefully, here sa aking vlog. Wala naman akong pinagkopyahan ito. Parang original ko siyang nakita. And I tried to search some YouTubers din if nagamit na nila tong music. And mukhang wala pa naman nakagamit. So, ako pa lang. So, hopefully, mapakinggan nyo siya. Actually, nasa Spotify yata siya. And the title of the song is Life is Gonna Be Great. And it's really very timing for everyone and for me. And as you can see then gumawa ako ng Graham kanina and bukas na lang natin i-taste test yun kasi pinapalamig ko pa. So I think that would be all for today and I'll see you again tomorrow. Flowers start to bloom just like me. That's the taste test. Alen! Anong Google? Bon appetit! Focus, focus! Yan. Yan, so masarap naman siya, pero hindi ko kasi masyado nilagyan ng ng mangga. Kasi parang hindi ko type yung mangga sa Graham. So, konti lang nilagyan ko lang siya para lang magkaroon siya ng konting taste at para lang matawag siya na
gray, mango gray. So